Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na ang labis na pagnanais sa pera ay maaaring mag-udyok sa iyo para ipagkanulo si Jesus, ang ating Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na si Judas ay naipagkanulo niya si Jesus dahil lang sa sobrang pag-iisip sa pera, sa pagnanais sa pera. Kaya nga naibenta niya ng 30 pirasong pilak si Jesus. Ngunit makita natin na si Judas ay sobrang nalungkot, nagsisi sa kanyang ginawa. Kaya nga tinang kanyang pigilan na huwag hatulan si Jesus. Kaya binalik niya yung 30 pilak. Pero huli na, wala na siyang magagawa. Kaya nga ang kasalanan niya ay walang naging magandang ibinunga, kundi isang pangakong walang laman. Isang pangakong walang laman pag tayo ay nagkakasala. Kaya ito yung paalala ng Diyos sa atin ngayong Semana Santa, ngayon ay Merkoles Santo na tignan natin kung sino nga ba ang ating Panginoon. Ang pera nga ba? Ang mga kayamanan nga ba? Ang kapalit ng Diyos sa buhay natin? Kapatid, huwag ang mga ito ang kapalit, kundi dapat mas ibibigay natin ang ating buong puso at isipan, ang ating pagmamahal sa isa lang. Ang ating focus ay walang iba kundi ang Diyos lang, si Jesus lang. Dahil pag siya ang ating focus sa buhay, siguradong nandun yung kagalakan, nandun yung kapayapaan, nandun yung kaganapan sa ating buhay na hinahanap. Huwag maging kapalit ang mga material o mga bagay na gusto natin, na akala natin ito yung magbibigay sa atin ng kaganapan sa buhay. Tanging si Jesus lang, tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na hinahanap natin, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kapatid, ngayong panahon ng Kuwaresma at panahon ng Semana Santa ay tayo ay mag-focus sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, kita-kita tayo, makipakinggan natin yung mensahe ng ating Panginoon. God bless.